Kaya magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, October 26. I-update po natin ang ating mga pagawa ng ating mga customer. Ayan, doon mo tayo sa likod, papunta tayo sa labas. Sa unahan, para dire-diretso tayo. Okay. Unahin muna natin doon sa dulo. Okay, sa ngalan ni alang aking kapartner si Makapobre, siya po ay nasa Kwana, nasa Bicol. Doon na po siya naninirahan. At ginagamit, pareho po kami gumagamit ng Makapobre vlog. Okay. Ito po ang mga sasakyan natin na ayan, mga pinagawa sa atin. Ito po sinasabi ko ito. Ito pong haba na ito ay running condition lang po, ay tapos na ito. Kumbaga, hinihimay na lang wiring kasi ginawa natin ng bagong dashboard yan. Ayan. Ganyan, kadaming wiring nitong hammer. Halo-halo dyan, aircon, stereo, park light, taillight, headlight, lahat na, busina. Ayan. Ayun, electrician natin sa kabila. Nagkakamot pa ng ulo sa dami ng wire na, inaayos niya. Ayun, napakadaming wire na ayusin. Ayun. Ayan. Si isang dinudukot eh, para ready ang wire niya. Kasi ang dami, ayusin talaga. Kalat-kalat kasi. Ayun. Tsaga-tsaga, para ready, no? Ayun. Ito pong hammer ito ay kay Sir Mario Abisamis from New York. New York po ito. Kung di ako nagkakamali, bukas po ay papasyalan ito ng kanyang misis para makita kung ano yung naging pagbabago. Kasi hindi kasi ganyan dati ang bumper niyan. Yan ay pinakpan natin kasi para kontra sa alikabok yan. Ayan, binabalutan ho kasi namin ng parang kwanit, parang sinihan, pinilakan tabing. Ayun, may balot yan, yung nakataas na yun. Para yung talsik ng grinder, hindi tatalsik ang gawa ng hindi naman natin i-repaint ng siding yan kasi bagong pintura yan, na-stack lang po. Ang i-repaint natin ay yung hood. Ayan. Yung nakikita nyo, wala pang pintura na yan, i-retouch pa yan kasi nagbago tayo. Nag-lip tayo ng makaha. Nagtaas tayo ng 2. 2.5 inches yata sa unahan at sa likod. Ah, tama-tama, sa unahan. Sa likod ay 1 inches. Ayan, kasi nakasubsob ang sasakyan. Kaya kinuha natin tamang elevation na itong kuna to. Hammer. Ayan, gumanda natin dig niya. Ayan. Electrician muna bago ako mag-pander nito. Ayan. Busy-busy ang ating electrician. Okay. Lipat muna tayo sa kabila. Kay Sir Joy Badar. Ito ang kanyang Wrangler. Ayan. Naka-primer na po tayo. Ayan. Hindi ko nang ginamit mo. Kala ko yung dilaw gagamitin mo. Na primer. Alay. Yung primer. Masilya na yan. Masilya na ba yan? Yung dilaw sa pagka sa una. Sa kalabang yan. Sa kalabang anti-corrosion. Ayan. Ganyan po ginagawa namin. No? Ayan. Tinatanggal lahat ng masilya. No? Ayan o. No? Binabakbak ng lumang masilya, pinapalabas ang fiber. Script to fiber, hindi script to metal. Yung siding niya ni bago. Kaya hindi na i-script niya, bago ang siding niya saka flooring. Ayan. Shout out Joy Badar from USA. This coming December. Sana tapos na tayo, no? At i-deliver ito ng Ilocos. Okay. Di pa tayo sa kabila.
Ang kasunod na pipinturahan po ay ayun, itong isang Wrangler. Ayan. Kay Sir Wendell po yan, na customer natin na nasa barko pa, si Iman. Ayan. Yan ang ini-script. Ang ini-scriptin lang dyan ay fender, pero halos bago lahat ang kahan yan. Ayan. Palit ng pangilalim, palit ng kaha, halos palit lahat, bagong aircon. Halos lahat na. Makina na lang natira, pati suspension at differential, palit. Ayan, halos na ubos ko namin yan. Ito ang ating four-door. Four-door na aircon, C240. Ayan, nasa Amerika din po may-ari niyan. Ayan, yung isa pong kapartner, dalawang unit po ito, yung saan nandun sa harap. Inurodes namin kahapon, nawalan dyan si Ayos, matulin. Yung isang maigsi na malaki rin ng gulong, na Bigfoot. Ayan, bagong overhaul. Nagpapalapat muna kami ng piston ring, kaya pala yung road test pagkahapon. Pag hindi ni road test, wala. Hindi lalapat yung piston ring. Kaya medyo may usok pa ng konti. Kaya pala yung road test. Itong kurando natin, paanda rin na lang po yan. Tapos na rin to. Ayan. Tapos na to. Palito lang ng hanger, saka mulye. O, lipat tayo dito. Ito, pa malapit ang paanda rin ni yan, si Kuya Boyet. Siya po ang operador ng under chassis. Siya ang nag-assemble niyan. Ayan. Automatic transmission. Beam. Ayan ang makina niya, oh. Beams. Dual. BBT. -I. Yan po ang makina niya, Toyota. Okay. Toyota na automatic transmission. Kaya ang radiator na ginabiti, halos lumabas na sa fender. Ang laki. Palagay ko naman, naked ito, hindi mag-overheat ito sa laki ng radiator. Ang lapad. Ayan o. Oh. Ayan. Malayo-malayo na sa overheat yan sa laki ng radiator na ginabit. Ayan. Paanda rin na lang po yan. Eto. Hanggang bukas, maabal tayo sa Tamiya. Eto. Eto ang ating Tamiya. Sabado po. Sabado ang car show ng Tamiya. Kaya, ayan, paulit-ulit ang bapping. Nabapping na, babappingin uli. Eto, lalagyan natin ang ito. Lalagyan ho ng surround ng reservoir. Ayan. Para sa cooling system. Ang surround po niya ni stainless. Ayan. Malinis ang makina niyan. Pero lilinis yung li. Gawa ng naalikabukan na naman. Ayan. Ang mga gulong niya ni Andong sa unahan. Sinasabon. Dahil ikakabit ito. Pag aalis na, kasi hindi pwede ikabit ka agad at maalikabukan. Ayan. Ito sinasabi ko, nabating na. Babating na naman. Paulit-ulit. Ayan. Kaya makintab. Ang flooring, nabating na. Inulit na naman. Ano kaya, Ronald? Ayan. Magkita-kita po tayo sa Saturday. SMDC Tagaytay. Doon po magtatagpo-tagpo ang mga yan. Okay. Undo, seno no. Doon po magtatagpo-tagpo ang manunood ang car show, lalaban ng car show at manunood. Ayan. Kaya kita-kits po tayo sa Sabado. Hanggang gabi po yan. Ito pong sasali namin sa car show, simple lang, walang bubong, kumbaga nakatindig lang siya, hindi pa totally namin tinapos at medyo kapos sa panahon. Ayan, ang pinakaiba lang naman, may bubong ang mga kasamahan nito. Ayan, magkakatalo na lang yan sa tindig at kinis ng trabaho. Pero pagkatamiyan,
laging ang unang titingnan dyan yung kinis at yung tindig. Na meron kasi tinitingnan sa sasakyan yung kung paano ko magtindig. Diyan nagkakatalo lagi kahit anong ganda ng sasakyan, pagka hindi mo naman naitindig ng maayos, wala. Kahit anong ganda gawin mo, kahit anong kinis, pag hindi mo napatindig ng maganda, wala. Ayan. Ito, busy-busy tayo. Okay. Unti-unti tayo pumunta sa harap. Ito naman ang ating jeep na bangga. Ayan. Ang jeep na bangga ay tapos na. Babapingin na lang. Ayos. Nagawan din ang paraan ng may-ari nito na paluwalan. Habang nag-uusap pa yung bangga at nabangga. At medyo may konting problema pa. Labas na tayo ron. Basta tayo, trabaho lang. Eto. Eto mga unit na aircon natin. Mga ilang linggo na lang, nandito na yung papel nito. Ito po ay di-deliver sa Isabela. Ang tagal ng lakad ng papel. 5 months na. Dumadaing na ang may mga talyer. Masyadong mahigpit ang LTO. Tagal magpalakad. Eto kay Sir FJ40. Ito kay Sir Marlon pang New Zealand. Ito. Ayan, na-revap na po yan. Nabaping na pero isang pasada pa siya ng finish. Para ayan, makintab na siya pero may isang pasada pang gagawin niya para makintab na makintab. Ayan. Ayan, linis makina niya. Ayan. Nilagyan ko na ang basahan. Dino-double check ko ito kung may tagas itong ating preno. Ayan, double check yan. Ayan. Kung makina niya, oh. Hintab. Ito, road test na lang din to. Tapos na rin to. Ayan, oh. Ito, niro-road test natin. Niro-road test na kasama ng souvenir po. Ito po yung kasamahan ng 4-door na aircon. Isa po may-ari to. Si Sir from USA. Ayan, ito po ang inirorotis natin tuwing hapon. Gawa ng pinapalapat natin ng pistol ring. Ito po kasi bagong overhaul. Kaya kahit patingnan natin sa injection pump, magagawa ang injection pump sa calibration, isa ang sasabihin. Pag bagong overhaul, paandarin muna ang paandarin. Hindi nila pwedeng gawin yan kasi hindi palapat. Ayan. Pero maganda andar ng makina nito. Tahimik na tahimik. Matulin. Malakas ang preno. Ayan. Medyo marami pa. Hindi ko muna maibigay sa may-ari ito kasi iro-rodis pa namin. Mga ilang araw pa iro-rodis ito. Kailangan mapalapat muna namin. Baka kasi pag na-release namin ito eh, bagong overhaul, banatan ng banatan sa biyahe. Tapos, ang bayabasan, baka kumatok pa. Kami muna magpapalapat. Yun. Itong pinagkakaabalahan nito, ito po ay from Taguig. Ayan. Ayan po yung luma na dinara rito na na-stack ng 10 years. Ngayon, ayan na itsura niya. Ayan. Na-stack na 10 years. Ayan. Ayan ang bagong restore. Bagong restore po yan. Ayan ang makina niya. Narating gusgusin. No? Ayan, napakalinis na. Oh. Taguig. Ano? May dalawa sila battery. Walang battery to, ha? Ayan. Oh! Ito naman po ang ating parapol. 725 TNE. Ito po ang ating parapol na unit. Diesel din po yan. Ayan. APJ ang tawag dito. Stainless. Pure stainless po yung pati flooring. Sa mga gusto tumaya, taya na po kayo para ma-arapol na natin ito. Konti na lang kulang. Ayan. Sa mga gusto taya, inquire lang kayo. At marami po sasagot. Ayan. Hindi po kasama itong sapato sa rapol. Isusuot po itong bukas sa Sabado sa car show. Ayan. Susuot sa Casio yan, nilabang, kasama nung, yan yung mga gulong, kasamang nilaban.
Ayan, yan ang ilalagay natin na gulong sa Tamiya. Ayan. Malinis na malinis. Yan ay kakabit sa Tamiya para sa car show. Sabado. Ayan. Ayan. Sinasabon, labas at loob. Ayan, o. Oh. Offset yan. Ang marks ito ay 15. Hindi ako nagkakamali, 9 ang lapad ng ating mags. 9 inches po ang lapad niyan. At ang sukat ng gulong natin ay teka, naapin natin sukat ng gulong. Teka, dito sa kabilang. Asan sukat ng gulong nito? Eto. Ayan, sukat ng gulong, 195 45 series, ring 15. Ayan. Magtataka kayo, bakit 45 series ang ginamit? Ayan. Bakit hindi 50 series ang ginamit pagka gantong 9? Ayan. Kaya ginamit namin ni 45 series para lalong lumowered siya, kasi pagka 50 series ang ginamit mo dyan, hindi lalowered ang gulong mo. Kaya 45 series kasi bubuka. Mag-expand itong pisngi. Ayan. Lowered na lowered siya. Ito ginagamit na pang lowered 45 series. Ring 15. Ayan. Okay. Okay, may mga tanong para masagot ko. Tingnan mo nga. May nag-comment para masagot. Oh. Eto. May nag-comment po si Sir Marieto Miral. Sabi po niya, boss, nawala na. Ulitin mo, ulitin mo. Oh, magkano pa alay ng pinto? Close type owner. Kawang sa may taas ng bubong. Thanks. Okay. Dapat makita ho muna yan para malaman natin kung ano yung trabaho ang gagawin dyan. Pero yung mga ganyang mga alignment lang eh, hindi naman mahal yan. Kasi yari na naman yan, i-align lang yan. Ayan, pasyala lang po kayo sa shop. Ayan. Ayan, halos puro tapos na po itong ginagawa natin. Ito, puro road dish na lang ito. MT40 road dish na lang yan. Tapos itong ating, itong Bigfoot na to, na FPJ. O, rote sa lang. Nagpapalapat na lang tayo ng piston ring. Okay, dilipat tayo dito sa dalawa unit. Dito po dalawang taas, ang nakataas na hood na to, ito po ay yung pambenta natin na running condition na. Ibig sabihin, sa mga walk-in na buyer, ito, pagka nakakuros ng dahan nila, pwede nang dalhin to. Ayan. Dalawang unit po yan. Pareho pong stainless. Pareho pong Isuzu. Ayan. Ito po tinatawag na box type. Box type ang tawag dyan. Ayan. Box type yan. Ang sukat ng kahanyan, mga 10 by 12 yan. O kaya mga 12 by 14. Yung ganyang haba. Ayan. Puro ganyan na sukat karamihan. Ito. Mahaba naman itong isa. Itong C240. Ayan, tama-tama sa laki ng makina niya. Ang sukat po nito ay nasa mga kwan yan. Mga 18 by 20 yan hanggang 22. Ganong kalaki ang kahan yan. Ayan, busy-busy sila. At ito ay kukunin na rin ho ito. Hindi po tayo kumuha nito. Dating owner po yan na stock ng 10 years. Ipinaayos lang. Tapos na rin po yan. Kukunin na rin yan. Ayan. In-overhaul po yan. Hindi kami nag-overhaul. Ang nag-overhaul po yan yung pinsan ng may-ari. Ayan. Medyo ipapa-adjust lang ang counter carburetor at medyo mataas ang minor. Okay. Ito po ang mga gawa namin dito. Ayan. Ayan. Simula dito hanggang doon sa likod. Kim, Brian, si Negro, oh. Dinayo pa ni Negro yung
Linayo ni Negro. Si Negro po ay hindi si Boy Negro. Si Negro po ay alaga naming aso. Siya po ang bantay ng mga sasakyan. Ayun. Si Negro ang aming bantay sa gabi. Ayan. Dahil maraming gamit dito, maraming baterya. Siya ang tagabantay namin. Lima ang alaga naming aso dito. Hanggang doon sa labas, sinusundan sa sakyan namin, binabantayan nila. Ayan. Ito. Ayan. Kagandahan po sa mga ginagawa nating pagla-live. Nakikita mismo nang nagpapagawa sa atin yung mga unit nila. Ayan. Dahil madalas tayong mag-live, nakikita nila yung ginagawa yung sasakyan nila. Ayan. Ito. Ayan. Lima po yung nakapila rito na tapos na. Nahinihintay na lang mga dokumento na lalabas na. Ayan. Hinihintay na lang ang mga papeles nila galing LTO. Pero ito po lumabas na. Kasama po sa lima yan. Isa-isa pong lumalabas na yung mga papel. Ayan. Ang pagpapalakad po ng papel depende sa layo. Pag malayo, mas matagal magpalakad ng papel. Pag malapit dito sa Manila, mas mabilis lumabas ang papel. Ganun ang magiging lakaran. Batay po yan sa sinasabi ng mga naglalakad. Ayun. Ito. Masisihan ang gagamit nito. Ang bilis. Lakas bumatak. Tama-tama sa laki ng gulong niya. Kahit ang laki ng gulong niya. Napakalaki ng gulong niya. Pero mabilis. Ang gulong nito ay ayan. Teramax. ARB Pro 80. Ba't hindi nakikita yung nagko-comment? Ayan. Hindi, nabasa ko na isa eh. Beb, ano mga ito yung nagko-comment? Ayan. Yan lang ang comment. I-forma mo na nga ron, itutok mo muna sa kanila. Ah. Okay na. I-live mo lang daw. Standby. Lobot na ako. Ayan ba?